Sa unang tingin, ang mabuhok nitong balat ang agad mapapansin. Kadalasang pulang-pula ang kulay at bilog ang hugis. Ang laman naman nito malambot at matamis. Karaniwang mabibili ito mula Hunyo hanggang Oktubre. Ito ang tropical fruit na rambutan. Sinasabing nagmula pa ang rambutan sa Malaysia at Indonesia. Galing ito sa salitang Malay-Indonesia na rambut, na ang ibig sabihin buhok. Ayon sa botanist na si Julia Morton, taong 1912 nang una itong makarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng kalakalan. Sa tala naman ng Bureau of Plant Industry, una itong natagpuan sa kagubatan ng Palawan, Sulu at Basilan. Meron dalawang klase ng rambutan na matatagpuan dito sa Pilipinas. Yung isa yung tinatawag na tuklapin, yung isa yung tinatawag na supsupin. Tuklapin kasi makapal yung kanyang laman. Pag binuksan mo siya, halimbawa ito. Pag binuksan mo siya, uy, daming juice, sarap. Pag binuksan mo siya, tapos kinain mo siya, natutuklap ka agad yung balat ng seed. Kaya ang kapal-kapal nung laman niya, mas madali siyang kainin. Ayan o, pagkakuha mo pa lang sa kanya, may sumasama na balat doon sa mismong laman. So, ako mas gusto ko yung tuklapin kasi, ayan o, natatanggal mo sa totoo lang yung mismong seed, tapos pwede mo nang kainin yung buong laman. Yun. Ngayon, ito naman yung supsupin. Pag binuksan mo siya, okay, pag kinain mo siya, ayun, manipis yung balat niya. Hindi mo matatanggal doon sa mismong buto. Kailangan mo siyang sipsipin. Yung iba, mas gusto to kasi ayaw nila yung taste ng parang magaspang na balat ng seed. And sometimes it's more juicy kasi kailangan mo nga siyang sipsipin pa. Pero ako nahihirapan akong kainin to, kaya mas gusto ko yung tuklapin. So parang ganyan siya. Kahit anong pilit mo, hindi mo matatanggal yung skin ng mismong seed. Yun. So, depende na lang sa inyo kung ano yung mas gusto ninyo. Ako personally, mas gusto ko yung tuklapin. Kasi it's easier to eat, mas madali siyang kainin. Tapos mas marami kang nakakain kasi mas makapal yung laman niya. Pero kung gusto niyo naman yung juicy na juicy talaga, na talagang tumutulo yung juice sa inyong kamay kasi sinisip-sip niyo siya, dun kayo sa isa. Yung mas manipis yung laman ang tawag nila, supsupin. Sa isang puno, kapag ka ito ay fully grown na, umaharvest tayo ng almost 15 kilos. At namumunga siya sa loob ng mga 5 hanggang 7 taong pagka siya ay asexually propagated. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang Calabarzon o Region 4A ang may pinakamalaking produksyon ng rambutan sa bansa. At sa mga probinsyang bumubuo sa Calabarzon, Laguna ang nangunguna. Tanay na mubuhay sa sandilom o pwede rin siya sa claylom, well-drained, dapat ay hindi natutubigan ang lupa at mataba ito o rich in organic matter. Dito sa San Pablo, Laguna, matatagpuan ang Forest Wood Farm na may 5 hektaryang taniman ng rambutan. Ang halos 300 puno ng rambutan dito, itinanim at pinarami ni Joel sa pamamagitan ng grafting. Ang grafting ay ang pagdudugtong o pagsasama ng 2 magkaibang sanga, saka ito muling itatanim sa lupa. Kapag nagupit na ang magkabilang dulo, lalagyan ito ng plant hormones. At itong plant hormones, siya yung magpapaugat dito para mabilis ang kanyang pag-ugat. Saka ito pagdidikitin gamit ang clear plastic. Kailangan muna maghintay ng 45 days para tuluyang magdikit ang 2 sanga. Makalipas ang 45 days, maaari na itong itanim sa lupa. Sa pagtatanim naman po ng rambutan, unang-una po natin dapat isalang-alang ay ang distance nito. Matapos itong itanim, maghihintay ng 2 hanggang 3 taon bago ito magsimulang mamunga. Dito sa kanilang farm, hindi lang kinakain ang rambutan bilang prutas. Ginagamit din itong sangkap sa mga ulam. At ang kanilang ipinagmamalaking dish, adobong rambutan, kinilaw na rambutan, at pinaksiwang rambutan. Nakalakihan na po namin na magluto po ng iba't ibang uri ng pagkain. Kabilang na po dito yung rambutan. Compare po sa meat, mas healthy po siya, mas masarap.
Ang anak ni Joel na si Rael ituturo sa atin kung paano iluto ang adobong rambutan. Igigisa ang bawang at sibuyas. Pwede na po natin ilagay ang toyo na gawa sa coconut, oyster sauce, at balsamic vinegar. At coconut vinegar. Lalagyan ito ng dahon ng laurel, paminta, at asin. Saka isusunod ang rambutan. So, ang ating rambutan po ay, ang ginamit po natin ay tuklapin. Hayaan lang itong kumulo for 10 minutes para mag-blend ang lasa ng rambutan sa sabaw nito. Kapag nag-brown na ang rambutan, luto na ang adobong rambutan. Dahil walang karne, perfect ito sa mga vegetarian at sa mga health conscious. Sa paggawa naman ng kinilaw na rambutan, pagsasamahin lang ang laman ng rambutan, paminta, red bell pepper, sibuyas na pula, sibuyas na puti, luya, siling haba, rock salt, at cocoa vinegar. Haluin lang itong mabuti at ready to serve na ang ating kinilaw na rambutan. Para naman sa pinaksiwang rambutan, maihahalin tulad ito sa kanilang bersyon ng kinilaw na rambutan. Ang pagkakaiba lang, pinakuluan ito sa cocoa vinegar. Alright, tigman na natin itong mga ulam na sinahugan ng rambutan. Maanghang! Super anghang! Hindi enough yung tamis ng kinilaw para ma-neutralize niya yung asim ng suka at saka anghang ng sili. Paksiw na rambutan. Masarap yung sauce, pero mukhang yung sauce nilagyan na ng asukal. Ito, compared dun sa kinilaw, na talagang walang nilagay na any sugar, umaasa lang sila doon sa tamis ng rambutan. Itong paksiw nila, mas hindi siya paksiw, parang pickled, parang ganun yung peg niya. Now ito, alam mo naman tayong mga Pilipino, lahat inaadobo. Ang alat nito ah. Lasang-lasa mo naman yung pagka-adobo niya. Mahirap lang talaga siya kainin kasi may buto. Hindi mo rin naman siya makakain na tanggalin yung skin. Kailangan talaga kainin mo siya ng buo. Ang mga ulam na ito na sinahugan ng rambutan, bukod sa pwedeng papakin, perfect din sa kanin. Ayon sa nutritionist na si Jake, mayaman sa bitamina at fiber ang rambutan, kaya mainam itong meat alternative sa mga lutuin. Ang pagkain ng prutas ay parte ng isang balancing diet. Ngayon, specifically yung rambutan, unang-una mataas siya sa fiber at mayroon pang iba't ibang health benefits tulad ng pagpapaganda ng ating gut or yung ating good bacteria sa ating tiyan. Mahilig ba kayo sa rambutan? Eh mahilig ba kayo sa kimchi? Malamang alam niyo na ang susunod nating lalandakan. Anyong haseyo, kimchi rambutan. Nagkikreate ako ng iba't ibang kimchi. So, nakita ko na ang common sa atin yung pechay bagyo kimchi or tinatawag nilang napa cabbage. Dahil season ng rambutan, ginamit ko sa rambutan at ginamit ko yung kimchi. So, imbis na ang ginamit nila ay cabbage, pechay, o kung ano man na ginagamit for kimchi, ang ginamit ay yung rambutan. Buti naman tinagtad yung rambutan. Kasi yung ibang mga dish na buong rambutan yung sinasama, parang ang hirap niyang kainin. I wish na tinagtad na lang ng ganito para mas madaling kainin. Kasi di ba usually yung ulam ganun? Okay na ma'am. Actually, hindi ako mahilig sa kimchi pero ito, pwede ko itong kainin. Kasi di ba yung kimchi, maasim na maanghang. Ito, may konting tamis. Hindi siya talaga kimchi-kimchi. Para siyang maanghang na atsara. Parang ganun yung dating.